Matagal na nagtrabaho bilang OFW sa France ang ginang na ito na kung tawagin sa kanilang lugar ay si Aling Bechay. Mahigit 20 taon din siya na malagi sa nasabing bansa si isa lamang na employer. Sa kanya na nga halos tumaki at nagdalaga, ang noon ay isang taong gulang lamang niyang alaga na ngayon ay isa ng professional na fashion designer. Iyon nga lang, dahil matanda na ay gusto naman ni Aling Bechay na makasama naman ang kanyang pamilya. Maganda na ang buhay ng kanyang mga kaanak sa Pinas. Napatapos niya ng pag-aaral ang kanyang mga anak at may kanya-kanya na silang trabaho hanggang sa kanyang pinakabunso. Kahit papaano ay swerte pa rin si Aling Bechay dahil lumaki mababait at mabubuting tao ang kanyang mga anak. Kahit pa kulang sila sa pagmamahal at gabay ng isang ina dahil nga nasa malayo siya. Mabuti na nga lang at ngayon ay makakabawi na siya. Mababawi na niya ang mga panahong nawalay siya sa kanila. Masayang sinalubong ng kanyang pamilya si Aling Bechay. Bumaha pa nga ng luha sa muli nilang pagkikita ng kanyang mga anak. Pagkatapos nun, ay tuwang-tuwa pa niyang ipinakita sa mga ito ang kanyang mga pasalubong. Lalong-lalo na ang mamahaling bag na ibinigay sa kanya ng kanyang alaga. "Wow, Mama! Napakaganda naman ang bag na to!" Komento pa ng kanyang anak na sa wakas ay alisin na nila sa kahon ng naturang bag. "Naku, special nga raw yan," sabi ng alaga ko. "Ingatan ko raw at wag na wag ko raw munang bubuksan hanggat hindi ako nakaka-uwi dito," paliwanag pa ni Aling Bechay. "Naks naman, Mama, mukhang mahal na mahal ka talaga ng alaga mong yun. Mabuti na lang at naiintindihan niya na aalis ka na sa kanila at magre-retire na." Napabuntong hininga si Aling Bechay sa sinabi ng kanyang anak. "Naku, kung alam niya lang kung gaano ako iniyakan noon. Ang sabi ko nga ay maaari naman siyang bumisita rito sa atin kung namimiss niya ako. Total ay mapera naman yun eh." Bahagya siya na lungkot nang maalala ang kanyang alaga na sa tagal na panahong kasama niya ay talaga namang napamahal na rin sa kanya. "Ikaw pala ang dapat na magbukas nito, Mama. Para sa'yo talaga ang regalong to. Kaya naman, dali na po, buksan mo na!" Sabik pang sabi ng kanyang anak na agad naman tinaliman ni Aling Bechay. Nakangiti niyang inalis ang nakabalot sa naturang mamahaling bag. Ngunit hindi akalain ng ginang na sa tuluyan niyang pagbubukas nito ay bubungad sa kanya ang limpak-limpak na perang laman nun. "Mama, ang daming pera!" hiyaw ng anak niya. Nalaki naman namang mata ni Aling Bechay sa nakita. Dahil doon ay agad niyang tinawagan ang kanyang alaga sa ibang bansa upang itanong kung bakit ganito ang laman ng bag na ipinabaon nito sa kanya. At doon niya napag-alaman na yun pala'y matagal na nitong inipon upang ibigay sa kanya para sa kanyang pag-uwi. Alam ng kanyang alaga na mahirap lang ang pamilya ni Aling Bechay, kaya naman pinangarap nito na bigyan ng magandang buhay ang taong itinuro niya na ring ikalawang ina. Para daw yun sa pagmamahal at labis na pag-aalagang ibinigay sa kanya ni Aling Bechay, kahit pa hindi naman siya nito kadugo. "Pinaiiyak mo naman ako niyan, Iha. Dahil sa ginagawa mo eh, namimiss tuloy kita." Naiiyak na ani ni Aling Bechay sa kanyang alaga habang katawagan ito. Ipinakilala niya ito sa kanyang mga anak, pati na rin sa kanyang asawa, at halata naman ang tuwa sa mukha ng dati niyang amo at alaga. "Huwag ka mag-alala, Nani. Magkikita ulit tayo." Nakangiti na masagot sa kanya ng dalaga na sa tagal ng panahong kasama niya ay naturuan niya na rin kung paano maging matatas sa pananagalog. Ginamit ni Aling Bechay ang perang ibinigay sa kanya ng kanyang alaga at dating amo upang makapag-umpisa ng negosyong lalong ikagaganda ng kanilang mga buhay. Ngunit bukod pa roon ay tinupad din ng dati niyang alaga sa ibang bansa na itinuring na rin niyang anak ang pangako nitong dadalawin siya sa Pilipinas. Dahil makalipas lamang ilang linggo ay nagulat na lamang sila nang bigla itong dumating at sinurpresa si Aling Bechay. Napakasaya naman na naging reunion nila kahit sa sandaling panahon lamang.